Ayan, bago po tayo magsimula po sa ating Facebook Live. Gusto pong makapanood po ng Facebook Live na ito. So abang-abang lang po tayo habang may binabasa lang po ako dito sa aking pong libro na Laugh with God Today. Mamaya po abangan nyo, may sorpresa po ako para po sa lahat ng mga nakasubaybay po para po sa atin pong Facebook Live. So mag-iintay lang po tayo ng ilan pa mga kasamahan natin na manonood at kasama po natin sa napakagandang usapin mamaya po dito sa atin pong nightly Facebook Live with Michelangelo. So mag-iintay lang po tayo ng iba pang mga kasamahan natin na gusto pong makapanood po. At sa mga nanonood na po ngayon, nanonood na po si Reggie Ramos, si Harvey Lee Sarno, ang aking kaklase si Father Ron Roberto. Father Ron, keep on praying for us, ha? Classmate, happy sacerdotal anniversary. Alam ko nag-celebrate ka ng iyong sacerdotal anniversary nitong March 19, no? Dapat pupunta tayo dyan, kaya lang naunahan kayo ng ng COVID. But keep on praying, and I honor all our priests. Alam niyo mga kaibigan, marami yung mga kaparian, lalo sa Italia po, ang sumakabilang buhay dahil din po sa sakit na COVID. At may isang kwento, no? Tama ba, Father Ron? May isang kwento na may isang paring matanda na ibinigay yung kanyang ventilator para sa isang mas nakakabatang may sakit, no? So we pray for all our priests who are still continuously ministering in the midst of all this pandemic na nangyayari po ngayon sa buong mundo. So ayan, medyo marami na po ang mga nanonood po sa atin. I would like to welcome all of you sa atin pong ikalawang gabi. Dahil kagabi lang po tayo nagsimula, sinubukan lang po natin na mag-Facebook Live. Baka sakaling may nanood. May nanood. Marami pong salamat sa mga nag-share po. Nakita ko po napakadami pong nag-share. Pati mga kamag-anak po ninyo na mga OFWs. I hope as you watch this live, share this to your family and to your friends, especially those who are abroad. Alam niyo, napansin ko kanina, kausap ko po si Nicole Yala, nag-live kami sa IG niya, kasi di ba 8:30 to 9 PM nag-guest naman ako doon sa kanyang IG live. Kinakwento ni Nicole Yala na ang pinaka malakas daw na nakapanood sa kanya simula nung nag-off air ang Love Radio sa online ay mga OFW. Alam niyo kung bakit? Kasi malakas po ang signal. So sa mga nanonood po sa akin ngayon, classmate, malinaw naman ba, Father Ron, yung aking boses? Kasi may iba sinasabi garbled daw na hindi daw masyadong maintindihan. So samahan niyo po ako, napakaganda po ng pag-uusapan natin. At Father Ron, baka pwedeng you could give us some of your thoughts. Alam mo kung pwede nga lang, hindi ko kasi alam kung meron ditong way na pwede kang may guest na papasok. Pero Father Ron, give us some of your thoughts. Because ang title ng pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, ay Change, a Journey Towards Fear, from Fear, a Journey from Fear Towards Faith. Diba? Maganda pag-usapan natin yung pagbabago. Yung pagbabago, may dulot yung takot . Diba? May dulot na takot yan. At the same time, itong takot na ito could lead us to a better place, which is what we call faith. Ang pagnaniniwala si Michelangelo na yung pagbabagong nangyayari sa mundo ay pwede kang bigyan ito ng takot or pwede kang itong bigyan ng pananampalataya. So mag-comment po kayo. Gusto ko pong makita ko po ang mga comments ninyo. Teka po, sandali lang. Bakit... ayan. Mamaya po mag-comment nga po kayo kung meron po kayong mga nais itanong. Gusto nyo pong basahin ko po ang inyong mga kaisipan. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Sa mga susunod na mga minutong ito, pag-usapan po natin ang pagbabago na nagdudulot ng takot, pangamba, dahil hindi natin nakikita ang kinabukasan, but it will also lead us to a life no longer of fear, but a life of faith. Ayan, tingnan natin, no? Hindi ko po makita ang inyong mga... Titingnan ko lang po, ay titilt ko lang po itong ating ano. Baka makita ko na po ang ating... wala pa po. Usually, I'm sure may mga nagme-message po dyan. I am not familiar with the Facebook Live, pero
Ayan. Tingnan nyo nga po, Father Ron, mag-message nga po kayo kung pumapasok na po ang inyong... ayan, nanonood po sa atin ngayon. Ang nanay ko, si Nelia Fitalbo, is watching. And thank you. And si Tita Jackie Tala, nanonood po sa atin ngayon. Ayan, si ang aking kaklasmate na si Jake Rocabo. Ayan, usually dapat nakikita na natin dito ang mga messages po ninyo para po mabasa ko po. So, para po sa mga ngayon lang po nakasubaybay, alam ko kung marami pong nanonood po sa atin, marami nag-message po sa akin na nanonood sila sa ibang bansa, from New Zealand, from Hong Kong, from the United States, from Italy, meron din, and from UAE. Abangan nyo po pala yung mga kaibigan po natin sa Abu Dhabi, nakatanggap po ako ng mensahe na iniimbitaan nyo po ako na magkaroon ng live telecast po dyan na panonoodin daw po ng around 55,000 OFW sa Abu Dhabi sa Good Friday around 1 to 2 p.m. doon. Pero dito sa amin sa Pilipinas ay 5 p.m. Pag-uusapan po namin kung paano po ito, may application daw po na kung saan makakapagbigay po tayo ng mga Holy Week reflections na pwede nyo pong gamitin sa inyo pong pagninilay. Nasaan po kaya? Tinitingnan ko po yung inyong mga messages. Ayan. Kung may pumasok sa... maganda po kasi pagka nababasa ko po ang inyong mga mensahe. Nagme-message po ba kayo? Wala pong pumapasok eh. Teka, paano ba ito? Alam niyo, hindi ako masyadong techie eh. Kaya tinitingnan ko po kung messages dapat pumapasok na po. Ayan, malinaw naman po. Napapanood nyo naman po ako, no, mga kaibigan. Kasi minsan nawawala-wala po yung ating internet. Para mabasa ko po at mabati ko po kayo. Kasi lumalabas pa lang dito. 2, 4, 6, 7 ang nanonood. Pero marami yung nakalagay na nanonood na. Siguro po, ipagpapatuloy ko po muna yung ating pong reflection. Sa gitna po ng dinadanas ng buong mundo sa end COVID-19, isa ang pinakita dito, that change is inevitable. Marami hong nabago sa buhay natin. Kung ikaw ay manggagawa, biglang hindi ka na pumapasok, you're working at home. Kung ikaw naman ay negosyante, maaring nakasarang yung mga negosyo ngayon at nakakaranas ka ng mga pagbabago. Financially, bakit? Eh, syempre, walang kita, walang nagre-renta. Kung ikaw ay estudyante, tumigil ka ngayon sa pag-aaral. Bakit? Dahil isinara lahat ng mga paaralan dahil nga sa banta ng sakit na COVID-19. Lahat po tayo nakaranas ng pagbabago. Para po sa mga mananampalatayang gaya ni Michelangelo, biglang hindi tayo makapunta ngayon sa ating mga simbahan, kahit ibang mga kapatid natin sa ibang relihiyon at ibang paniniwala, sapagkat lahat po ay binawalan na magkaroon ng malalaking pagtitipon dahil dito nga po nagkakaroon ng mga pagkakahawaan. So lahat po tayo nagkaroon ng karanasan ng pagbabago. Now, may kasabihan po, there is only one thing that is constant. And what is that? Change. May isang bagay na hindi nagbabago. At ano po yun? Yung pagbabago. So, sa buhay po natin, tinuruan tayo ngayon ng end COVID-19. Kahapon po ang sinabi ko po sa inyo, di ba? If there is one beautiful gift this situation brought upon each one of us is this. It is the gift of stopping. The gift to stop. Lahat tayo huminto. Huminto ang mundo. At feeling ko pagkatapos ng light to restart button tayo lahat, mga kaibigan. And with this stopping comes change. May mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin. Biglang hindi tayo makalabas. Limited ang ating pagkilos. Limited ang ating paggalaw. May pangamba, may takot. Hindi natin maunawaan kung ano ang nangyayari sa mundo. Pagbabago. At pag may pagbabago, lagi yang may takot na kasama. Bakit? Kasi ito yung natutunan ko sa seminaryo. May sinasabi na tayo daw mga tao, sanay po tayo sa tinatawag na terra firma. Ano yung terra firma? Terra means earth, land. Firma means firm. A land that is firm. Alam na alam daw po natin, pag ang isang lugar alam natin, bawa itong kwarto ko po,
Kahit ako nakapikit dito, alam ko po kung saan nakalagay si Mama Mary, saan nakalagay ang TV, saan nakalagay ang electric pan, saan nakalagay ang kama. Pag umikot ako dito sa bahay namin, kahit nakapikit to ako, hindi ako mawawala. Because this is terra firma. This is a land or a terrain that I know. At tayo, pagkabisado na natin ang isang lugar, ang isang pagkakataon, ang isang karanasan, ang isang buhay, payapa tayo, relax tayo. But my dear friends, we are taught by our faith and by life itself that from time to time and sometimes, most of the time rather, life will bring us to what we call terra incognita. A land that we do not know. Di ba pag tayo po lumilipat ng bahay, pag sinabi ng tatay o ng nanay, oh, lilipat tayo, meron tayong parang ayaw natin eh. Di ba ayaw natin na lumipat, ayaw natin pumunta doon. Bakit? Kasi nga, iniisip natin, naku, hindi natin kilala yung mga kapitbahay natin doon. Baka mga chismosa yung mga kapitbahay natin. Baka manakawan tayo doon. Bakit may ganung pangamba? Kasi hindi natin kabisado. Pero once na nandoon ka na, and then tumira ka na ilang buwan, nakilalan mo na yung mga tao, nakasalamuha mo na, nagkaroon ka na ng kaibigan, nagkaroon ka na ng negosyo, doon ka na nagtrabaho, doon na nag-aral ang anak mo, the terra incognita becomes terra firma. Ang problema, pagkatapos ng ilang taon, marami na namang magbabago, lilipat na naman tayo sa tinatawag nating terra incognita. Yan po ang buhay natin. At siguro, kung meron tayong ipagpapasalamat sa nangyayari sa ating lahat ngayon, ay binigyan na naman tayo ng paalala na may mga terra incognita sa ating buhay. I'm sure mga kaibigan na mga nanonood po sa akin ngayon, marami kayong mga katanungan na maaring walang kasagutan. I'm sure marami na kayong tanong, wala pa yung end COVID na ito. Pero ngayon mas marami ang tanong eh, 'di ba? Kailan matatapos tong quarantine? Kailan matatapos tong lockdown? Kailan matatapos tong economic shutdown? Kailan matatapos itong pagbagsak ng ekonomiya? Alam niyo na mga kaibigan, na bagsak ang ekonomiya ngayon. Ang stock market bagsak, buong mundo huminto. Nandito tayo at naharap tayo sa tinatawag nating terra incognita. And in these situations, my dear friends, we are asked by faith, not just by faith, but our humanity, and most especially our faith in the Lord, to journey from fear to faith. Alam niyo po ang pananampalataya or faith ang isa sa pinaka-controversial na kaisipan or katotohanan. In fact, whenever we speak about our faith in the Lord, marami pang magko-contest. Why? Because we are human beings, and as human beings, our way of looking at things, our way at looking at life differs from the challenge and how the faith wants us to look at it. Marami nagsabi sa akin, paano ka naman maniniwala? Hindi mo naman nakikita ang Diyos. No, kanina nga po, nire-review ko nga po itong librong isinulat ko po, yung Laugh with God Today. And then this book, para po sa mga hindi nakakaalam, nitong ating libro po na Laugh with God Today, I wrote this divided into three sections. No, ano po yung sections na ito? Sections about faith. Hindi po, nire-review kanina eh. The first section of this book talks about faith, reflections on faith. Then, our reflections on generosity. And then, our reflections on God's love. Meron isa dito na sinulat ko, yung title is To Eat is to Believe. Kasi naalala ko po, when I was still very young and very handsome. Now, I'm no longer young. I'm only very handsome. Matanda na, may edad na po si Michelangelo. 37 ako, mukha lang akong fetus. Pero 37 ako. Nalala ko, may kaklase ako. Nung elementary kami, lagi akong pinapangakuan nung napakakainin daw niya ako. Eh, nakakatawa ho. Lumaki na siya, tumanda ako kasi hindi na ho ako lumaki. Eh, hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapakain. So, for me, to eat is to believe. At sa atin po, whenever we speak about our faith in God, or faith per se, because faith cannot be seen,
like love, like justice. Hindi naman nakikita yan eh. But how do we come into terms in to believe in such realities, especially with us, with the thought about God, di ba? Sabi kasi ng mga tao, bago ka maniwala, dapat makita mo muna. Kaya nga may kasabihan, to see is to believe. But my dear friends, whenever we talk about God, we cannot use that kind of analogy whenever we speak of God. Why? Because God is all-powerful. God is almighty. God is omniscient. He is beyond our senses. Whenever we speak of faith, it's the other way around. You need to believe first before you see. I remember this beautiful song that we used to sing in the seminary. At si Father Ronald Roberto, yan ang aming composer at magaling na ano yan, magaling na pianista namin, at kasama siyempre si Mark Dacela, to si Dr. Mark Dacela, Doctor of Philosophy, mga kaklase ko po yan, at nanonood na kasama si Jake Rocabo, si Gilbert Andrade, si uncle ko, si uncle Kagawad Menandro Fetalbo ng Barangay 186 sa Tondo, at siyempre si Father Hans Magdurulang, kasama ko yan sa Optimi Choir. Naalala, ewan ko Father Hans, naalala niyo ba yung kanta natin? May kanta tayo yung sabi, without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. And that's how we approach the Lord. Even though we do not see God, even though we do not see, touch Him, we believe that God is there. Sa panahong ito, I'm sure maraming nanonood na nasa isip nyo, ayaw nyo na sabihin, Michael, paano mo namang sasabihin nandito ang Diyos sa lahat ng paghihirap na dinadanas ng buong mundo? Nasa ng Diyos pag may namamatay? Nasa ng Diyos sa kahirapan? This has been a question of ages. This has been a question of faith. But my dear friend, as you are watching in this Facebook Live, I want to assure you that even our knowledge and our limited intellect cannot grasp the truth that God is here in the midst of His seeming absence. Only one thing is for sure. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pinababayaan lalo sa mga sandaling ito. Where is God in the midst of all of this? He is suffering with us. Where is God in the midst of hunger? God is there, hungry. God is there suffering. God is there dying. We just need to believe. Sa panahong ito, mga kaibigan, pananampalataya ang isa sa makakatulong sa atin para lahat tayo ay magtagumpay sa laban ngayon nito sa end COVID. Marami po sa atin ngayon ang maraming tanong. Bakit? Si Kristo rin naman nagtanong, di ba? Sabi doon sa seven last words, sa isang salita ng Diyos doon, sabi niya, Eloi, Eloi, lema sabachthani, my God, why have you forgotten me? But you know, my dear friend, Jesus was not asking. Jesus was praying because those words you will find in the book of Psalms. So what is that word would like to teach each and every one of us? Ito po. That in this life, what matters are not the answers, but the questions that we pose. Anong gustong ituro sa atin nung parang nagtanong si Kristo sa krus, yung pala siya ay nagdadasal? Ito ang sinasabi niya sa atin. Anak, meron ka bang mga tanong? Turn your questions into prayers. Hayaan natin, mga kaibigan, ang ating mga katanungan ngayon ang maging panalangin natin sa araw-araw. Maging panalangin natin na ibubulong natin sa puso ng Diyos. Alam niyo, gusto ko pong mabasa po sana ang inyong mga, I'm sure marami kayong mga comments ngayon, pero bakit kaya po hindi ko nakikita ang inyong mga comments, no? Teka, tingnan ko lang po. Huwag po kaya alis dyan, sandali lang. Meron akong titingnan kung bakit kaya, yan, nakabalik na po ako. Sandali po, hindi ko, tatawagin ko siguro yung aking kapatid,
Sandali lang ha. Wait lang po ha. Titignan ko yung aking isang telepono. Baka pwedeng dun ko po basahin ang inyong mga comments. Huwag po kaya alis. Sandali lang po at tatawagin ko po yung kapatid ko para hiramin ko yung cellphone niya. At titingnan ko po doon sa kanyang cellphone yung inyong mga messages. Ha? Wait lang po, wait lang. Narik! Narik! Kang? Kang? Ano ba ba kayo? Pero ako kung ano, kung pera ng phone niyo, kasi hindi ko mabasa yung mga comments eh. Baka pa, dyan mabasa ko, pwede. Ayan. Sorry po atin, nawag ko po yung aking mga kapatid. Kasama ko nga po sa inyo, ito'y kwentuhan. Eh, ang hirap nga ho magkwento mag-isa eh, kasi mukha ko lang nagsasalita. Maraming salamat po sa mga nanonood po ngayon. Keep on sharing. Mamaya ho, magbibigay po tayo ng libreng libro para po sa mga makakapagpakita po sa amin na nag-share po kayo nitong video natin sa maraming yung mga kaibigan. Ayan, o ito, pwede bang mahiram mo natin? Kapatid ko, o, si Netale. Tale, ayan, kaya lang, ayan, sige po. Papasahin ko po ngayon, ha, nandito po yung inyong mga comments. Ayan, ayan, maraming salamat, nanonood po si Micaela, aking pinsan, si Nitz Mataga, nanonood po. Netale, sandali lang po, ha. Napakalabo naman. Ayan, halika. Sandali. Hello? Ayan. Ito po, sabi, nakaka-bless Brother Michael, God bro, bless my family, gayang Rus Fausto. Si Chi Emerenciana, sige po, antay kami. Tita Len, ayan, sabi, pakibati si Enrique Nicolas, si Desiree Messina, pray for us. Ayan po. Rebecca Suarez, hello, Brother Michelangelo. Ito pa po si Ronald Kunahap. Let's pray together, bro. Mamaya po, sabayan niyo po ako. Magdadasal po tayo pagkatapos po ng ating live. God is good all the time. Rowena Bonsai. Si Egay Esponda. Sir, book po. Kagabi pa po ako. Please, ayo nga. Yes, mamaya po. Si Rio Lane Brigolio. Hello, prof. Estudyante ko siguro to. Si Maymay Tenido. Hello po. Si Mark Anthony Penobelio. God bless you, Brother Michael. Sabi ni Marichu, hello po Sir Michael, watching here from Dubai. Hello po sa ating mga kaibigan dyan po sa Dubai. Thank you for inspiring us in this situation. Being an OFW is very difficult away from family. Thank you for feeding our mind and our soul with positivity. God bless. God bless you Marichu at sa iyong pamilya. Alam niyo po ang nanay ko po OFW dati. Alam na alam ko po ang nararanasan po ng mga OFW. Nanay ko, miss na miss kami. Lumaki kami ng hindi niya kami nakitang tumanda. Salamat na lang po sa pag-aalaga po ng lolo at lolo ko si Carmen Nemesio at si Carmen Fetalbo at si Lolo Nemesio Fetalbo. Sumalangit na po ang kanilang kaluluwa. Sila po ang nag-alaga po sa amin. Hello, Miguel Pascual ng Make It Happen. Siya po ang aming director for IT. Ayan. Kasama po siyempre ang aming director, ang owner and founder ng Make It Happen Multimedia Productions, Direk Kervim Del Rosario. I'm sure nanonood din ngayon sa atin si Jander Lazaro, ang ating executive producer, ang ating pong line producer, ang aking kapatid si Nerica Fetalbo. I would like to greet also Magin Popol and Ronald Medina. Ito po, I'm watching from Cebu. Sa Cebu daw po nanonood si Ronald Kunahap. Thank you. Nag-share po si Melinda Aviles. I'm watching from Quezon City. Hi to my family in Bulacan and in Dubai. Ayan po. Mars Carandang Serrano. Hello, Brother Michael. God bless. Danji Palaes de Pablo Predas. Thank you for inspiring message. Si Brother Romel Pangilinan. Ayan. Si Romel Pangilinan po. Siya po yung kinikwento ko sa inyong kaibigan ko po sa UAE. Na siya po ang gagawa ng paraan para po mapanood po ako ng 55,000 strong followers ng Katolikong Pinoy po ba yon sa Abu Dhabi, Kuya Romel. Abangan niyo po ako, magsasalita po ako live dito po sa Pilipinas alas 5 ng hapon at mapapanood niyo po dyan sa Abu Dhabi using your Facebook page. And we would like hopefully to inspire that 55,000 strong followers.
And hopefully, pagkatapos ng lahat ng ito, mabisita ko po kayo dyan sa Abu Dhabi for a live talk. No? Magtawanan tayo, mag-inspire lang tayo sa isa't isa. Sabi ni Ramos Yeyan, Christelle, present po. Ayan po, Rio Lane, Brigolio, thanks Prof. Nini Reyes, in this time that we are living in fear, it's good to listen to your words of encouragement and renew our faith. Thanks, keep safe brother. Alam niyo po ha, gusto ko pong aminin sa inyo na gaya niyo marami rin po akong takot, gaya niyo marami rin akong pangamba, gaya niyo marami rin po akong tanong sa aking sarili. Pero gaya niyo, alam kong nananalig kayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yon ang sigurado tayo. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pandemonium, sa gitna ng pandemic na ito, only one thing is constant. And that is not just change. But what is constant? God's love. God's power. God's sovereignty. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Siya ang bahala sa atin. Tere Danga Castro, good to hear from you. Brother Michael from Feast Antipolo. Romel Taize, Panginoon, isa po ako sa binago niyong naninikluhod po ako at nagsusumamo na naway maligtas na po ang mundo sa COVID-19. Amen. Maricon Enriquez, watching from Bacoor. Dulce, Pantig, Pantig family from San Pedro, Laguna. Still watching, maraming salamat. At ang isang sharer natin, si Marvin Manalo Supan. Thank you, Sir M.A. Marami pong salamat. My good friend from PCSO. Si Louis Tuazon, si JP Morales, hi Sir Michelangelo, stay safe. Si Dudan Aquino, brother, pray for the frontliner and banker. Siyempre po, pinagdadasal po natin. Maraming salamat po sa mga frontliners natin na patuloy po na nagbibigay serbisyo po sa ating bayan. Yes, Miguel, thank you. We're listening with the Make It Happen team. Abangan nyo po, marami pong sorpresa po ang Make It Happen team. Alam nyo, ang Make It Happen Multimedia Productions, hanapin nyo po ito ha, sa Facebook. Make It Happen Multimedia Productions, headed by Direct Kervin Del Rosario and his great team. Sila po ang people behind the success of Michelangelo Show. At abangan nyo po yung aming Lenten presentation. I-announce ko na po soon kung saan po ito ipapalabas. Makakapanood po kayo ng mga natatanging palabas, isang drama at dalawang, ang tawag po doon ay travelogue na mapapanood po ninyo sa darating na Lunes Santo, Martes Santo at Merkoles Santo. Julie Abeliere watching from Sydney. Hello po sa ating mga kaibabayan sa Sydney. God bless po. Ao de los Reyes, God bless po sa ating lahat. Si Olive Ragasa, hello po, ingat. Si Rosalie Kina Brun, ay, Sister Brun from El Shaddai, may peace and joy, good health be with us all. We're all blessed to see you in this video. Si Sister Brun, kasama ko po yung sa El Shaddai. Nagsasakristan po ko sa El Shaddai eh. Batang El Shaddai po tayo. Ang aking kaibigan, si Amy Sanggalang. Nako friend, alam ko, dati usually pagka Holy Week, nagkikita tayo sa ilang mga Lenten recollections. Sa iyon po pala, abangan nyo po, magkakaroon tayo ng special live sa darating na Holy Week. Araw-arawin po natin ito, magkakaroon po tayo ng Holy Week Reflections or Recollection simula po sa Palm Sunday hanggang sa Easter Sunday. Si Violeta Angeles Fandialan, happy to see you again watching here in UAE Abu Dhabi. Ay, maraming salamat po. Ayan po. Keep on sharing. I-share niyo po itong video natin sa atin pong mga kaibigan, mga kamag-anak. Total, wala naman po silang ginagawa. At magkwentuhan po tayo dahil pagkatapos ko pong basahin po ang mga pagbati po ninyo, ipagpapatuloy po natin sa mga ilang sandali po ang mga pagninilay natin at kikwentuhan ko kayo ng mga kwento ng buhay na maaari pong magbigay po sa inyo ng inspirasyon. Christian Joshua Jorelio, hello po brother, God bless po and stay safe. Si Cayetani Luis De Vera, malaking tulong po itong FB Live nyo brother para sa kapanatagan ng kalooban at psychological impact rin po ng in the mind of this crisis. God bless sa atin. Eh alam mo, totoo yun ha. Marami yung kasi ngayon parang nababaliw na daw sila dahil bored na sila, natatakot sila. Mga kaibigan, the best gift you can give yourself is sanity. Marami na ho tayong pinagdaan ng mabibigat, marami na tayong dagok sa buhay,
Pero kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Alam niyo, may kanta kami sa El Shaddai. Maganda po yung kanta namin sa El Shaddai. Sabi ng kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mababalisa, di ako mangangamba. Kasama natin ang Diyos. Yun ang sigurado po tayo. Sabi ni Marlon Manalo Supan, dalawa na po akong nakinig sa mga talk nyo. Thank you for timely topic. Si James Sotelo Sarmiento, hello, watching from San Fernando, La Union. God bless you po. Ern Sanchez, continue to inspire more people, bro. Si Leonard Anastasio, thank you, Brother Michelangelo. God bless you always. Also, former Carlista. Oh, nag-aaral ka sa San Carlos Seminary. Doon po ako nag-aaral. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa San Carlos Seminary. Des Santos, hello, Brother Michelangelo. Watching from Isabela. Oh, ayan. Kaibigan po natin ang gobernador dyan. Si Governor Rodito Albano at ang ating kaibigan, si Vice Governor Bo G. D. ng Isabela. Si Nita Fernando Cedo. Maraming salamat po. Thank you, Spiritual Talk. Susan, this year you're watching. Naku, ang bilis. Umangat po kasi. Kuya John Luguban, kaibigan, kasama ko San Carlos Seminary. God bless. God bless to all. Keep safe, sabi niya. Si Jander Lazaro, hello, sir. Ang aking pong executive producer. Napaka, ano niyan? Laki ng katawan niya ni Jander. Sexy. Jander, hello sa ating Make It Happen team. Headed by our good friend Director Vin Del Rosario. Si DBEA, hello po Sir Michelangelo, thank you for inspiring us. Vanji Bagareyes, naku ang bilis. A student niyo po ako dati sa St. Paul Quezon City, Rio. Oh, Maita, kaibigan, hello po. Emeline Anderson from Norway, watching from Norway. Malu Medina, I'm watching from Bataan, God bless. Si Leila Magdael, God bless you. Si Nitz Mataga, inspired po sa mga ganitong talk mo and make us feel cool sa mga sense of humor. Thanks po. Si Joanel Bart, hello po sir, watching here from Northern Ireland, United Kingdom. Thank you for your very inspirational message. I even wanted to buy your book but I cannot get it from here. Pwede naman po namin ipadala yan. Pwede kayong umorder. I-announce ko na lang kung paano. Si Melissa Kayabyab Sese, sir, watching from Dubai. Hello po. Namiss ko na ang Dubai. Ayan, watching from UAE. Marami. Si Annalisa Ginto, watching from Isilo, Malabon. Si Duarte Jose, watching from Pasay City. Sa Aileen ng Grapa, God bless you always. Si Celine Hubahib, thank you for inspiring us always. Keep safe. Marami pong salamat po. I'm truly sad today, kaya I'm watching you po. Thanks for making me smile. Huwag ka na malungkot, Yinji. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Si Miles Mojica, thank you for watching. Hello, Brother Michael from Hong Kong. Si Kapuan DB, watching from Mindanao. Ingat po tayo sa ating mga kababayan sa Mindanao. Keep safe. Continue spiring. At si Melinda Aviles, si Mab CD Cruz, si Faye Kamukha niyo po si Yorme ng Showtime. Si Tintin Faustorilia, yes bro, COVID lang yan. Katoliko tayo. Amen. Josie De La Cruz, watching from Florida Blanca, Pampanga. Si Tita Jackie Tala, syempre marami pong... At si syempre ang aking kaibigan, si Sir Jay De Los Santos, be still and be not afraid. Best regards sa mga co-teachers ko dati sa St. Joseph. Yan, teacher ko po yan, si Sir. Si Rebecca Suarez, amen, God is good, heal the world. Ah, nakikinig po sa atin. Oh, andito po si Direk Kervin Del Rosario ng Make It Happen Multimedia Productions. Ang Make It Happen Multimedia Productions po ang dahilan kaya marami pong viral videos po. At sila pong humahap ng YouTube channel ni Michelangelo. Marami yung kayo mapapanood dyan. Napakahusay pong Director Kervin Del Rosario. Siya po ang nag-direct ng nag-viral at shinare ng maraming celebrities gaya na si Ding Dong Dantes, Kim Rodriguez, si Nicole Iyala, at iba pang mga artistang sikat na gaya ni Camille Prats, ang ating kaibigan. Ang pamagat po ng nag-viral niya, hanapin niyo po ito sa YouTube, yung Sorry na pinalabas po noong Valentine's Day tungkol sa pagmamahal sa sarili na nagsisimula. Ang pagmamahal na totoo ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Congratulations, Direk Kervin Del Rosario. Abangan niyo po yung ipapalabas naming drama special sa darating na Holy Week na pinamagatang
ang dalawang ama. Kasama ko po si Sir Mon Confiado. Magandang kwento po ito. Pareho po kami security guard. At this is directed by Direk Kervin Del Rosario at ng Make It Happen team. Thank you, Direk, for watching. Si Jane Lira, hello po, watching from Tacloban City. Keep inspiring us by your powerful message to all Filipino Brother Michael. God bless and praise. Please pray for my family to be safe and healthy. God bless po. Mabs from Peace Bacoor. Helen Serna. Violeta Fandialian from Abu Dhabi. Ayan. Watching from Indonesia. Ang dami nanonood sa atin sa abroad. Shout out po, Sir Michael. Hello, Treb Punzalan. At sa mga kasama mo nanonood dyan. Please i-share nyo po ha. Nakikiusap po ako sa inyo. Not for anything. Si Arlene Dairit is watching. My good friend, Arlene Dairit. Alam mo yan, mahal kita. Kaya mag-ingat ka. I-share nyo po ito. Hindi po dahil gusto ko magpasikat. Di natin kailangan magpasikat. Alam nyo, sa panahon to, marami nagpapasikat. Di nyo kailangan sumikat. Ang totoong pagpapasikat is you inspire people. Use your life to inspire others. My good friend, my lawyer, Attorney Glenn Riallo is watching. Huwag nyo pong kakalimutan na hindi lang po si Michelangelo ang pwede pong mag-inspire. Kayo rin po. Ilan po ba mga kamag-anak nyo? Ilan ang tao sa bahay nyo? Ngumiti lang kayo. Huwag kayong magsungit. Maging mabait kayo. Maging mapagmahal kayo. That is more than enough. We need more goodness now. Kaya nakikiusap po ako ha, sa mga, may mga kaibigan tayong mga politiko. Please lang iwasan na po muna natin yung pamumulitika sa panahong ito. Hindi po ito yung dito ka sa kaliwa, dito ka sa kanan, doon ka sa... wala pong ganon. Kailangan po ng mga Pilipino ng inspirasyon. Ako po, bilang isang inspirational speaker, preacher, at isang personalidad na tinatawag nila, sa palagay ko, meron tayong obligasyon na patatagin ang bawat isa. Kung ano man po ang pinagdadaanan nating lahat, pare-pareho po tayo. Kung ano man po ang pinagdadaanan natin, pantay-pantay po tayo. Sana maibsan naman po natin yung paghihirap ng bawat isa sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting tao. Tingnan mo yung katabi mo, kung nanonood ka, tingnan mo yung katabi mo. Di ba parang hindi na mahalata na mabuting tao yan? Pero totoo, lahat tayo may sapat na kabutihan. Lahat tayo ay ginawa ng Diyos na mabuti. Kung galing tayo sa Diyos, may manggagaling ba sa Diyos na pangit? Sabi ito pong katabi ko, sama mo naman, hindi po. Wala. Ang tao kaya nagkakamali because of circumstances. Pero pwedeng magbago. Nakakatuwa po na nangyayari ang lahat ng problemang ito sa panahon na naghahanda tayo sa pagdiriwang at paggunita natin sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana po gamitin natin itong pagkakataon nito para magnilay po talaga. Hello, Lynn Yuna Caleja. Jed Distor Mendoza, hello for from Jed Mendoza of Missionaries of Jesus. Janelle Laksao Pano, hi po sir, keep safe. Sabi ni Egay Openda, bukas sir mag-live ka po ulit. Opo, every night na po ito. Hanggang samahan ko po kayo hanggang mawala na po yung takot nyo po sa COVID-19 na ito. Ronald Medina, pahingi daw po ng libro si Miguel Pascual. Kundi ako nagkakamali, Ronald, nabigyan ko na kayo lahat ng libro ko, pati si Direk Kervin. Ang tanong, binabasa nyo ba? Parang hindi nyo binabasa. Parang nakita ko nandoon eh. Parang nandun na sa gilid. Basahin nyo, ha? Pero kung wala, sige, Miguel, pipirmahan ko pa para mas mabenta mo ng mas mahal. Ano? Si Ronald Medina, ayan. Si Namzug Novyar, God bless, watching from Labo, Camarines Norte. Si Amy Pangiliban, Brother Michael, I would like to take this chance to ask for donations ng PPE sa Quirino Memorial Medical Center. Low on supplies na daw po sila. O ayan po ha, meron po tayong panawagan dito from Amy na kung kaya nyo pong mag-donate ng PPE sa Quirino Memorial Medical Center. No? Pagtulungan po tayo. Sabi rin ni Direk Kervin Del Rosario, watching from Philippines, sir. Ayan po. Hello, Paul. Direk, kung nasaan ka man, nandiyan ka lang. Nanonood din po ang ating kaibigan si Athena Del Rosario. Ayan. Mahal ko yan. Kaibigan ko yan. Gayang Ruth Fausto, watching from Dubai. Nakaka-bless po since last day yung kwento nyo. May binigyan kayong 1,000 peso na lolo. God bless us more. Ay, opo ha. Yung kinuwento ko po yung kahapon na meron ako matanda na binigyan noon ng 1,000 pesos.
At kinuwento ko yun, hindi para ipagyabang, kasi ginagawa ko naman po yun. At alam naman po ng Diyos ang puso natin. At kanina, nagawa ko rin po, nung ako po'y lumabas para mamili ng kaunti po na iluluto namin dito, may isa po ako nasalubong na babae naman po this time, nagkakalkal ng basura, putol pa po yung kamay niya. Alam niyo nung nilapitan ko, natakot pa nga, tumakbo. Kala niya, huliin ko siya. Sabi ko, ate, gusto lang kitang bigyan ng konting pantawid sa araw mo. At binigyan ko rin po si ate ng pera. Alam niyo, pag nakikita ko po yung mga ganun tao, nakakahiya pong magreklamo. Kaya po, sa mga nanonood po sa akin ngayon na parang ang dami niyo pa pong reklamo sa buhay, na ang dami niyong keso ganito, keso ganun, sana wag niyo pong kalimutan yung mga taong mas matindi po yung laban. Kasi ang daming tao, may nagtanong nga sa akin, bakit daw maraming taong nalulungkot? Alam niyo kung bakit maraming taong malulungkot, mga kaibigan? Kasi po, ito yung mga tao na walang ginawa, kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Eh talagang hindi lang ako kayo malulungkot niya, madidepress pa po kayo. Gusto niyo maging masaya? O, tatanungin ko kayo, sagot, gusto niyo po ba maging masaya? Kung gusto mo maging masaya, yung mga hindi po sumagot, ayahan niyo, lugmo kayo hanggang mamatay ho kayo, no? Gusto niyo maging masaya? The secret of happiness, dear friends, ay huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Ang dami. Ang problema kasi sa Pilipino, alam niyo kayo kung bakit malungkot, mga kaibigan, wala tayong ginawa kundi magreklamo. Pag mainit, ang init. Pag malamig, ang lamig. Sana naging uod ka na lang. Yung uod ata walang nararamdaman. Pag ang ulam, isda. Nagre-reklamo ka, isda na naman. Hoy, bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman mo isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin sa'yo, isda, tao na naman, mapapatay mo yung ganunggong na yan. May umiyak sa akin, babae, sabi niya, sir, kababae ko pong tao, mukha po kong lalaki. Bakit? Wala po kong dibdib. Kapatid, kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo at dibdib mo ay iisa, diba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Eh ngayon, sasagot kayo sa akin. Siyempre, may sagot kayo. Eh, brother, Michelangelo, hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Bakit sino po ba walang pinagdadaanan? Lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Baka nga po yung problema nyo eh, walang-wala yan doon sa problema nung nakasalubong ko kanina. Problema nyo, pinag-uusapan kayo ng kapitbahay nyo, chinichismis kayo. Ayun nyo no, sikat kayo. Dalawang oras ng mga pangit na yun, kayo lang pinag-uusapan. Anong problema mo? Keso, hindi mo alam ang kakainin mo. Eh, paano iba walang kinakain? My dear friends, mga kaibigan, you are blessed. Sa palagay ko po, magiging magandang kalalabasan ng quarantine na ito if we start counting the things that we have. Family, may nauuwian pa tayo, may pagkain tayo, humihinga pa tayo. Ang daming blessing, kaibigan. Bakit ka nagre-reklamo? Bakit ang dami mo sinasabi? Alam niyo kung pwede ko nga lang pong imbitahan yung babae na inabutan ko ng tulong kanina, I would gladly have her here and say her story. Mas mabigat ba yung problema mo? Yung babae yung nakita ko kanina, nakabisikleta, punong-puno ng basura, yung kanyang bisikleta. Humahanap siya ng pwedeng pagkakitaan, hoping na kinabukasan, yung mga basurang dinampot niya, ay pwede niyang gamitin yon para maibenta at mapakain siguro sa kanyang mga anak, sa kanyang may asawang may sakit. Alam niyo yung babae nakita ko kanina, putol ang kamay. Ikaw, dalawa kamay mo, dalawa paa mo, nakakapagsuot ka ng magandang damit, may pera ka, may inuuyan ka, kumakareklamo ka, huwag naman. Hindi ko po kayo pinapagalitan ha. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo mga kaibigan ay let us be more grateful in this time of difficulty. Yun ang sabi natin kanina, di ba? From change brings you fear or it brings you to faith. You know how to journey to transition from fear to faith? Gratitude. If we learn to be grateful, it will learn to be humble enough to admit that everything is but a gift. Lahat ay biyaya mula sa Diyos, mula sa buhay. O diba? Pagka ganyan, gagaang buhay natin. Sige, magbasa muna tayo ngayon. Nakikinig po at nanonood, Angela Amorato at Atanasio. Hello, Brother Michael. Si Carlene Velasco.
from Concepcion. Sabi ni Miguel Pascual, waiting for the free book, sir. Sige, papadala ko, friend. Watching from Pasig, my good friend, another freeze, freeze, kita nyo naman, pati yung Fico, naging F na. Another priest friend of mine, my good classmate, Father Medel Malonzo, listening live in La Paz, Tarlac, praying for you all. Thank you. Stay safe, Brother Michael. Thank you, classmate. Napapanood ko yung misa mo, Father Medel. Ha? Maraming salamat. Miles Mojica, amen, kasama natin ng Diyos. Sabi ni Jander Lazaro, thank you for inspiring, sir, for inspiring words. Leticia Peña Gabito, good evening, I'm watching from Sursugon, Bicol. Alam niyo ba taga Bicol kami, lola ko? At si lolo, taga Barcelona, Sursugon. Jan Laksao, paano? Thanks for enlightening us. Keep safe. Vicky Lapuwag, watching from London. Hello po. Alam niyo, bibisita po ako dyan. Yan ang isang hindi ko napupuntahan. Lagi po akong dumadaan po sa kalapit ninyong mga bansa dyan. Sa Belgium, sa France, sa Paris, sa ibang parte dyan sa Europa, pero dyan sa London, di pa tayo nakapunta. Gayang Rus Fausto, salamat po, may sound na. Ay, bakit wala po bang sound kanina? Keep safe always, Trinidad, sabi ni Wills Chavez, Trinidad de la Cruz. Sir Michael, thank you for your inspired messages. Lester John Roddy, hi po, Brother Michael, watching here from Laurel, Batangas. Salamat po sa live nyo, isa po kayong inspirasyon sa amin. Ang best public speaker simula nung napakinggan ka namin at nakita magsalita nung youth encounter po ng El Shaddai. Thank you, Lester John. Shaina Chandria, hi, watching from Surigao City. Norma Quiñones, watching in Caloocan. Si Jeline Jimenez Petalbo, hi, kamusta si si Eugene Kurt, ang aking pinsan. Ramos Inyan Cristal, glad to find you here after October at Father Jerry's birthday. Abangan nyo po, nag-uusap kami ni Father Jerry Orbos. Tinitingnan po namin kung paano namin magagawa po yung aming pagsasama collaboration with parang a minute or 10 minutes with Michelangelo and Father Jerry Orbos. Dano, Deo, God is good all the time. By His mercy and grace, miracle, this outbreak will pass soon. Just keep our faith up. Let's stay healthy and strong. God bless and protect us all. Dano, Deo. Ayan. John Vertulang Ibong, watching from Tansa, Cavite. Kapawan DB, thank you for the inspiration, Brother Michael, watching from Mindanao. Si Jed Distor Mendoza. Naku, mahirap umubo ha. Baka kala nyo may NCOVID na ho ako. May joke nga, di ba? Para mas okay pang umutot kaysa umubo. Hindi, ubo naman ho kayo kung naano lang naman lalamunan nyo. Hi, Sir Michael, Jed Mendoza, before galing po San Carlos Seminary, now with Missionaries of Jesus in Davao. Thank you, brother. Pray for us. Dano Deo, blessed night. Brother Michael El Shaddai, prayer partner here. Si Irene Miranda, nice to see you again, watching from General Trias. My cousin Eugene Fitalbo, ingat kayo ni Uncle Lito. Alam ko nasa ano kayo, di ba? Nasa, saan ba kayo? Saan? Zambales? Nira Ann Priscilla Casilio, watching from UAE. Evangeline Sipat, watching from Cavite, from Academy of St. John. Richard Luna, watching from Jakarta, Indonesia. Hello po sa ating mga kababayan. Please pray for the healing and recovery of my father, Edgar. My father-in-law, Tatay Dante. Thank you po and God bless. Lynn Untiveros, listening from Batangas. Marami po akong learning sa mga inspirational talks mo, Sir Michael. I am always looking for your talks in YouTube when I am down. Marami po kayo makikita dyan. Kung gusto nyo po makapanood po ng marami pang inspirational talks ni Michelangelo at mga replays ng show natin at yung ibang mga inspirational YouTube videos na pre-produce po ng Make It Happen Multimedia Production. And mind you, this live is powered by Make It Happen Multimedia Productions. Punta lang po kayo. Ito po ang aking YouTube channel. Hanapin nyo po. Punta kayo sa YouTube, Michelangelo TV. Magkakahiwalay. Michelangelo TV. I-subscribe nyo po ang inyong sarili doon. At marami po kayo mapapanood po doon na mga inspirational videos. At yung mga palabas natin sa TV, nandun po ang mga replays. Violeta Angeles Vandelian, sobrang nakaka-inspired, Sir Michael. Gusto ko pong bumili ng book nyo, How to Avail. Sa mga gusto pong makabili po ng libro ni Michelangelo, mag-message lang po kayo sa I Am Michelangelo page. At pwede po kayo mag-order doon at pwede namin ipadala po sa inyo at tuturo po namin kung paano nyo po ma-avail ang libro. Pwede po namin LBC i-courier po ang libro with signature. Yan. Sugar De Mesa, hi pari ko, Bro Michael, my loving friend, watching here from Abu Dhabi, Dubai, UAE. Abu Dhabi, UAE. Hello, Sugar De Mesa.
Nilda Ancori, salamat sapagkat isa ka sa ginamit ng Diyos para maging kalakasan ng maraming tao sa ganitong panahon. Kaya po, ang tulong niyo po sa akin, share. Tell your friends, every night, 9:30 po, tayo'y magkikwentuhan ng mga makabuluhang kwentuhan. Samahan niyo po ako na pag-usapan at pagnilayan natin at humugot tayo sa isa't isa ng lakas ng loob sa mga panahong ito. Lalo na kunin natin ang lakas natin nagmumula sa ating Poong May Kapal. Vim Conise, Brother Michael Lubrina, wa magtok kayo ulit sa Gawain Celestial. Dahil miss na po namin kayo. Miss po namin special message yo. From Vin Arrogante from Imus, Cavite. Anthony Rapisura, hello Brother Michael. Watching from Fairview. Natutuwa po anak ko pag nakikinig siya sa mga talks nyo sa YouTube. Let us pray for one another. Alam niyo nakakatuwa ho, itong libro natin, itong Laugh with God Today. Ang una nagbabasa nito, mga bata. Kasi yung nilagyan natin ng drawing to eh. May mga nakakatawang drawing to librong ito para mas maintindihan po, no? At na nakakatawa nga po yung mga bata, manghang-mangha daw. Siguro sa bilis ng bunganga ko. Kasi alam niyo naman po si Brother Michael, eh, bunganga naging tao. Sabi nga ni Giselle Sanchez, ang pambansang bunganga ng Pilipinas. Virgie Valencia Reyes, hi Michael. Tapos na ba to? Nag-grocery kasi kami. Now ko lang na-open. Ayan po. Hindi po, nagpapatuloy. Romel Taize, ngayon pa kami bibitaw, eh 20 years na kami nagmamahala ng asawa ko, kaya nga namin kahit walang anak eh, ito COVID lang, tuldo ka lang kay Kristo. Yan si Brother Michael, sugo ng Diyos, tapos tapos ka na Satanas. Kita mo naman ha, pati si Satanas inaway na ni Kuya. O totoo naman ano, wag ko tayo magpapadaig sa takot, kasi yan ang unang gustong gawin ni Satanas sa atin eh, yung takutin tayo, mawalan tayo ng pag-asa, questionin natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Tama si Kuya, ngayon pa ba? Buhay pa tayo, ibig sabihin maraming pagpapala ang binigay sa iyo ng Diyos. Ngayon ka pa masusuko naman, hindi. JM Akabal, Brother Michael, God bless you, you inspired me a lot. Larissa Terrado, good eve Sir Michelangelo, Novilim, Tapispisan, watching from Plaridel, Bulacan. Salamat po Brother Michael, God bless. Nanay ko po taga San Rafael, Bulacan. No, malapit lang po dyan. Glenn Badjang from Angono Rizal. Fritz Yulohio, thanks for inspiring us. Mama Mary loves Brother Michael. Thank you for your kind words, sir. See you soon. Miguel Pascual. Prince Mendilivar the second. Hello, Sir Michael. Thank you for inspiring us. Catherine Kate Castro Romero, watching from Bulacan. Si Jojo. Oy, Father Jojo Maliari. Ha? Napapanood ko yung mga katikismo mo. Yung iyong, ang tawag dito, yung iyong mga homily, yung iyong mga thoughts to ponder using the Word of God, the readings. Abangan nyo po, katext ko si Bishop Ambo David no isang araw. I volunteered na magsama kami sa isang Lenten recollection that will be shown on the page of the Diocese of Caloocan. Kasi dapat po meron kaming Lenten recollection concert. Ako, si Father Romy at saka si Bishop Ambo. Hindi po natuloy. So we are thinking of some ways to reach our Catholic faithful to be inspired. No? Cham, Luke Yamamoto, Kuya Luke. Kamusta ang family mo? Hi Mike, God bless you. Gayang Ruth Fausto, share dan po. Kasi nakaka-bless at nakaka-inspire ang mga talk nyo. Olive Ragasa, tama eh. Amen. Menggay po, Brother Michael, watching from Angono Rizal. Lord Noah Tukay, salamat Brother Michael, very inspirational. Ma'am Gigi Garcia. Si Ma'am Gigi Garcia po ay kaibigan po natin. Kasama po nila, natin sila. At alam nyo, magkakaroon kami ng partnership soon. Nag-uusap po kami ni Ma'am Gigi Garcia. Ang yung kanila pong company. Napanood ko, Ma'am Gigi, yung announcement ni Sir Edgar, no? Nakaka-bless naman po yung company. Isa po ang company nila na talaga hong tumulong po sa mga kababayan natin na tinamaan, yung mga empleyado nila, binigyan nila ng magandang ayuda, magandang pagtulong, gaya po ng ginawa ng marami. Chooks to go, Mr. Ronald Mascarinas. Alam niyo naman po, proud endorser po tayo ng Chooks to Go at Bounty Fresh. At kausap ko nga po si Tito Tennyson Chen. Nagkwento siya sa akin na 100,000 kilos ata ang isa sa mga pinamigay ng Bounty Fresh to help alleviate the hunger sa panahong ito. No, Ma'am Gigi, hello po. I hope to see you soon and to partner with your company soon dito sa Mega World. Mega World, tama po ba? Mega World po ba yung ating company? Mega White, kundi ako nagkakamali. Mega White. Meron po tayong partnership. Siyempre, I would like to extend our greetings and gratitude and congratulations to our good friend, Sir Edgar Saavedra for that timely announcement for our family sa atin pong company. Ma'am Gigi Garcia, stay safe as well.
Ana Regina Vega, hello Brother Michael. Thank you for inspiring us. Maraming salamat po. Mengay, salamat sa words. Nanonood si John Paul Luminga, si Jap. Your family is watching. God bless you. Ang galing mo talaga, Sir Michael. Idol na idol kita. Nakakapagpasaya ka sa lahat from Lipa City. Watching from Lian, Batangas. Lolet Villena, watching from Oro Valley, Arizona. Thank you for always inspiring us. Sabi ni Miguel Pascual, gusto po na yung maging masaya, sir. Alam niyo, pagiging masaya, decision naman yan eh. Kahit to may problema tayo, we can choose to be happy. Don't forget that. May nagtanong sa akin, si Michelangelo ba nalulungkot? Malamang, tao rin ako eh. May mga frustrations din ako. May mga disappointments din ako. May mga personal akong laban sa buhay. May mga kinatatakutan din ako. May mga dinadala ako sa puso ko. May mga takot ako. May mga pangamba ako. Gaya nyo, nagkakasala rin ako. Gaya nyo, nagkakamali rin ako. Gaya nyo, paulit-ulit ako nadadapa. Pero isa lang ang pinanghawakan ko. Alam kong hindi ho ako pinababayaan ng Diyos. At hindi po sumusuko ang Diyos sa akin. So habang tayo patuloy na nadadapa, gusto ng Diyos patuloy tayo nagbabago. At huwag na tayong uulit, syempre. We learn. I always tell people that the greatest lessons in life are never learned in successes. They are learned from failures. Don't be afraid to commit mistakes. Kaya nga po mistakes, it means you miss a good take. Kaya nga mistake, edi retake. Just don't repeat the same mistake. Okay, matatakot sa pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali, pwede tayong magbago basta gustuhin natin sa awa at tulong ng Diyos at sa ating pagsisikap. Hi Annie! God bless you! Ingat kayo ng mga anak mo. Si Annie Rose Timaho, Virgie Valencia Reyes, correct, count your blessings. Ayan po sa atin pong lahat, sa aking kaibigan, si Ellen Frias ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Amen! Problema dinadaanan lang, di dapat tambayan. Move forward. United American tiki-tiki, pampalusog ng baby, bata ka pa, pero mahalay ka na, sarap bumalik sa pagkabata, sabi ni Albert Ramirez. Ayos yun na. Anihor Eliab Sagenib, hello po. Treblim, you are really an inspiration to all. Marami pong salamat. Tita Sonia Sabater, may our Almighty God pour the extraordinary power, courage, knowledge, and wisdom. Thank you, I'm blessed with your prayer yesterday, looking forward and waiting sa iyong prayer. Marami pong salamat. Ayan, si Suiza Patatas. Hi po, Sir Michael. Ganda ho ng apelido niyo, Patatas, para kayong Potato Corner. Alam niyo naman po tayo, proud endorser ng Potato Corner. Maraming salamat. Binabati ko po, ayaan yung batiin ko kasi wala kaming palabas ngayon. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagtitiwala kay Michelangelo. Siyempre, ang Fast Cash Online Lending, ang Potato Corner, syempre ang Motor Central, ang kaibigan natin sa pagmomotor. Maraming salamat syempre sa Padre Pio Mountain Building, sa aking kaibigan si Zaldi Aquino. Maraming salamat ang Mober Chips to Go, Bounty Fresh. Syempre, marami pong salamat po kay Mr. Ronald Mascarinas at kay Tito Tennyson Chen at sa lahat ng patuloy na nagtitiwala po sa hashtag Michelangelo Show. Marami po tayong aabangan po sa darating na Holy Week. Brought to you by Make It Happen Multimedia Productions, directed by Kervin Del Rosario. Limuel Caraan, hi Brother Michael. I'm a fan since 2016. Lagi kong pinapanood mga videos mo sa YouTube, religious or corporate events. Halos lahat yata napanood ko na. Every night po yun, lalo na yung sa El Shaddai at sa PUP. God bless you, brother. More power. Thanks for the inspiration. Thank you, Limuel Caraan. Abangan nyo po. Marami pa tayong gagawin ganyan. Please include me in your prayers. How I wish I could meet you one day. Watching from SVD Tagaytay. I am a newly ordained priest. Hi, Father! Hello, Father. I hope pagka nabisita ako dyan, Father, alam nyo naman, SVD, malapit sa puso ko yan. Father, sana magkita po tayo. Please send me a private message, Father. I wish to send you my book. Congratulations. I'm sure you are a young priest. Please pray for your priest. Pray for our priests, for our bishops, for our church. We pray for our Pope. We pray for Cardinal Tagle, who is now in Rome, our good friend, heading an important office, the propagation of the faith, no? Marie Panga, looking forward for your Lenten show. Justoni Lumabi, good evening po Brother Michelangelo. Love your inspiring to keep safe. Marilu Alba, thank you Sir Michelangelo, fostering positivity, gratuity. God bless. I'm watching you from Mindanao. Marami pong salamat. Norma Quiñones, God bless.
John Edison, Pahiligan, Lord, di ko to. Dami ko natututunan from Nueva Ecija. Treblim, Brother Michael, this is Milbert, your scholar. Ay, hello Milbert. Si Milbert po ang isa po sa akin pong mga seminaristang tinutulungan sa pag-aaral. Milbert, balita ko, gagraduate ka na. Sabi niya, Brother Michael, this is Milbert, your scholar seminarian, who have just graduated college last March 16. Maraming salamat po ulit. Watching from Katarmar, Northern Saman. Milbert, maraming salamat. Magpatuloy ka sa pag-aaral mo, and I promise you that we'll keep you, we'll support you all the way until you become a good and holy priest, ha? Dapat pupunta ako dyan sa graduation nyo eh. Ako magiging guest speaker nyo, kaya lang naabutan na tayo ng lockdown. Jert Santiago Sinyel, hi Brother Michael, I pray and hope that you are always healthy. Having you this time, watching and listening to your sharing is great blessing. Singles for Christ, watching here, God bless. Salamat. Maraming salamat, Jert Santiago Sinyel. Alam niyo po, nais ko rin po palang batiin si Bishop Elmer Mangalinaw. Dapat po sa Holy Tuesday, nasa diocese niya po ako sa Nueva Vizcaya. Dapat nandoon po ako dahil po ako po ay magsasalita bago ang Christmas. Arnel Gamboa, oy Arnel, mas okay pang tumutot. Idol talaga kita kuya, inspiring with humor. Marilyn Pataguera Farnaso, thank you for watching from Kuwait. Kamusta po sa ating mga kababayan dyan sa Kuwait? Ayan po mga kaibigan, napakadami niyo pong mensahe. Marami pong salamat po sa inyo. At bago po tayo matapos po sa atin pong ano, huwag niyo pong kalimutan, bukas ulit magkita-kita po tayo. 9:30 po, i-share niyo po itong video sa mga hindi nakapanood, i-tag niyo po. Tapos pakita niyo po sa amin yung marami pong na-tag at marami pong na-share. Pakita niyo po sa amin sa message, screenshot niyo siguro. Tapos bibigyan ko po kayo ng free copy ng book na Laugh with God Today with my signature bilang pasasalamat po for sharing. Alam ko marami kayong Facebook friend eh, kaya nga pag sinabi ko po sana na i-share niyo, wag lang kayong mag-like, i-share niyo po. Kasi ang followers ko po dito sa page na ito 100,000. So dapat to ma-share po natin. I'm sure lahat po itong mga followers natin at mga kaibigan po natin sa fan, sa page na ito, marami po kayong mga kaibigan na gusto nyo i-bless. I-share nyo lang. And then i-share nyo rin po yung YouTube channel natin, yung Michael Angelo TV. Hanapin nyo po yun, ha? Michael Angelo TV. So ang akin pong YouTube channel, Michael Angelo TV. Ang ating pong page sa Facebook, I am Michael Angelo. Sa Instagram, you can follow me. Ako, si Michelangelo. Naku, napaka bilis unang oras. Alam nyo, dapat to 30 minutes lang ako sana. Kaya lang, napahaba po yung ating pong pag-uusap, mga kaibigan. But it's worth the time and our being together. Marami pong salamat sa pagsama nyo po. Sana po ay na-inspire po kayo at na-bless kayo at napangiti naman kayo ng ating pong Facebook Live ngayon. Bukas o magsama-sama po muli tayo. May maganda po tayong topic na pag-uusapan bukas. Kung ngayon pinag-usapan natin is change, a journey from fear towards faith. Bukas meron po tayo exciting na pag-uusapan. So abangan nyo po. Same time, 9:30 po ng gabi dito po sa page natin. So please share, invite your family and friends na makapanood po at makasama po natin sa ating Facebook Live na ito. Siyempre, hindi po tayo magtatapos nang hindi po tayo magpapasalamat sa poong may kapal na dahilan kung bakit nagsama-sama po tayo. Nagpapasalamat tayo dahil buhay pa tayo. Nagpapasalamat tayo. May internet, malakas. At nakapanood po kayo at nakasama ko po kayo. So, mga kaibigan, samahan niyo po ako sa pananalangin bago po tayo matapos sa ating kwentuhan ngayong gabing ito. At habang tayo nagdadasal po, alalahanin niyo po ang inyong mga personal na kahilingan. Alalahanin niyo po ang inyong mga natatanging intensyon. At ibubulong po natin ito sa Panginoon natin na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng lakas sa oras na ito. Mga kaibigan, ilagay po natin ating presensya sa poong may kapal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat, ang Diyos ng buhay, ang Diyos na nagbibigay ng inspirasyon upang kami magpatuloy araw-araw. Nagsusumamo po kami sa iyong makapangyarihang pag-ibig sa amin. Nasamahan niyo po kami sa mga oras na ito na sinusubok po ang katatagan ng iyong bayan, hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Ama, yakapin niyo po ang buong mundo sa mga sandaling nahihirapan ito dahil po sa pandemic
at sa sakit na kumakalat ang COVID-19. Panginoon, alam naming mas makapangyarihan ka kaysa sa sakit na natatakot at nagbibigay pangamba sa aming mga puso. Ngayon po kami sumasamo sa inyo dahil alam po